Good morning po once again. It is a privilege for me na muling maimbitahan po dito, na ma-schedule para makapagturo po sa ating lahat. So before anything else, let's come before the Lord in prayer po muna. So let's pray. Heavenly Father, salamat Panginoon sa time na pinagalob niyo po sa amin, sa buhay na binigay niyo po sa amin ngayong araw na to, sa buhay na binigay niyo upang sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito, Panginoon. Ihanda niyo po, Lord, ang puso ng bawat isa na maging matabang lupa po ito upang yung salitang marinig po namin ngayon, Panginoon, ay talagang tumanim dito sa aming mga puso at lumago. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang magpapalago nito. Maraming salamat po once again, God, in Jesus' name. Amen. Ayan. So last week, natutunan po natin ang evidential marks of a true Christian, di ba? In which a true Christian or a true believer should be appreciating God's adoption. Pangalawa, hoping for Christ's return. Pangatlo, rejecting a life of sinning. And nakita po natin ito at napag-aralan po natin ito sa 1 John chapter 3 verses 1 to 10. So ngayon po, I entitled my sermon, I Love You with the Love of the Lord. And it is based on 1 John chapter 3, verse 11 to 24. So tatapusin lang po natin itong chapter 3 sa pag-aaral po natin ngayon. So I encourage everyone na tumayo po at buksan po natin ang ating Bible sa passage na ito. So once again, wala pong Bible sa screen, and I hope and pray na may mga dala po tayong Bible. At kung wala po tayong dalang Bible ngayon, I encourage everyone na next week na pagbalik po natin, magdala po tayo ng Bible po mismo. So, verse 11 to 24, let's read. For this is the message you have heard from the beginning. We should love one another. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing him. Isang verse na po ako. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and truth. Some verse na po ako? 19. This is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in His presence. If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts. And we know God, and He knows everything. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. Verse 22, and receive from Him anything we ask, because we keep His commands and do not do what pleases Him. And this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. Last verse, the one who keeps God's commands lives in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. So first point na gusto ko pong i-share sa atin is about the brotherly love and the worldly love. So brotherly love, it is phileo. Ito yung ginamit na term ng Apostle John dito sa verses na to, sa verse 11 to 15. No? Ano nga ba itong phileo na to? No? So phileo is deep friendship, meaning, or deep bond, or more like a brother. Excuse me. Let me read this once again. So phileo means deep friendship, or deep bond, or more like a brother. So ano nga bang difference ng phileo and nitong worldly love na tinutukoy ko? Una, si phileo, or yung brotherly love, ay ito. Unselfish, sincere, abounding, and love works through conflict. Habang si worldly love naman ay ito, based on emotion,
self-interest matters most or self-seeking, and love withers through conflict. So itong dalawang love na to, they can't mix together, they can't go in harmony together. Para pong oil and water yan, no? That's why in verse 13, sinabi po, na do not be surprised, my brother and sister, if the world hates you. At anong rason ng mundo para kamuhian tayong mga Kristiyano? Simple lang po, we don't belong to them, and they don't belong to us. Yung perspective natin in life, iba sa perspective nila. Yung ideals natin in life, iba sa ideals nila. Yung pagkilala natin sa Diyos, higit sa lahat, iba sa pagkilala nila. O most of them, hindi pa naniniwala sa Diyos. For example, in marriage, pag yung spouse mo nag-commit ng adultery, pero nag-ask naman ng forgiveness at willing siya na i-restore yung marriage nyo, willing siya na i-restore yung family, ang solusyon ng mundo rito, walang iba kundi annulment and divorce. Sometimes, unforgiveness. Sometimes, mag-file pa ng case. Worst, sa konteksto ng Pilipino, na usong-uso ngayon, pinapadaan pa kay Tulfo. Diba, sikat sila. Ilang milyon ng followers ni Raffy Tulfo, nakita pa yung issue nila. So, as Christians, ano pang sinasabi ng Word of God pagdating dito? In Malachi chapter 2, verse 16, sabi dito, "For I hate divorce." Ang Diyos po ang nagsabi nito, that He hates divorce. So, what should we do? Pray, undergo marriage counseling. Pinakamahirap, lalo kung ikaw ay nasaktan, yung pangatlo, forgiveness. Next, tandaan po natin, husband and wife. Sino po rito yung mag-asawa? Pakitaas ang kamay. Yung mga mag-asawa po, pakitaas ang kamay. Tandaan po natin na yung asawa natin, kapatidin natin yan sa Panginoon. Hindi lang natin sila basta asawa. So next, in parenting, ang worldview ng mundo at ng ibang tao pagdating sa parenting ay ito, providing for their sons and daughter, tapos taking care of them, sending them to school, investing for their futures. Tama naman, that's good parenting. Pero parang may kulang. At yung kulang, makikita po natin ito sa Ephesians chapter 6, verse 4. At sinabi po dito, "Fathers, do not provoke your children to anger." Take note po. "But bring them up in the discipline and instructions from the Lord." So, ang isang biblical parenting ay ito po, providing material care and teaching them the disciplines and instructions that come from the Bible. Sa mga parents po na narito, may tanong po ako sa atin. Ilan po sa atin dito, kinakamusta natin ang mga anak natin kung kamusta ang lakad nila sa Panginoon? Kung nakapagbasa pa sila ng Bible, kung nakapag-pray sila, ilan po kaya sa atin? At sa mga katatayan po na narito, ilan po sa atin na tayo po ay nag-i-initiate na magbasa ng Bible ang pamilya, na umatay ng church ang pamilya, na mag-pray together ang pamilya, ilan po sa atin? Remember this, lalo sa mga tatay. We are the pastors of our family. And we are the God-ordained authority over them. At tayo po ay may pananagutan pagdating sa Diyos, pagdating sa ating mga anak. Remember, yung mga anak po natin, kapatidin po natin yan sa Panginoon. Hindi lang sila basta anak natin. So next, eto po. In children to their parents. Ito, usong-uso tong katagang to. Diba? Sino nakaka-relate dito? Iba na ang generation namin ngayon, kaya hindi nyo kayo maintindihan, ma, dad. Ma, 2022 na. Hindi na yan ang uso. Ano bang uso ngayon? TikTok. Diba? Ano ba uso ngayon? Pagiging member ng LGBTQ. Diba? Pag-live-in. Same-sex marriage. Premarital sex. Kung yun ang perspective natin lagi at makisabay sa uso, that's the world's perspective. Pero ano bang sinabi ng Bible pagdating dito? No, sabi ng Bible, no, kasalanan to. At kung itong sinabi ng Bible na to, itong mga bagay na to, kasalanan, at it is written 1,000 years ago pa, it won't change. Kasalanan pa rin to. Bakit? Because sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Si Jesus po ang nagsabi nun. So, ano ang dapat natin gawin sa mga anak na narito? Una,
Sabi sa Proverbs 1:8, sabi dito, "Listen, my son, to your father's instruction, and do not ignore your mother's teaching." And Ephesians chapter 6 verse 1, sabi po rito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Lalo higit kung meron tayong mga magulang na talagang ginagabayan tayo sa lakad natin sa Panginoon. No, sumunod tayo sa kanila. Igalang natin sila, respetuhin natin sila. So ito sa privilege na magkaroon tayo ng ganung magulang. So na kung ang perspective mo bilang kabataan pagdating sa iyong magulang ay kagaya ng sumundo, ang challenge ko po sa atin, mag-aral po tayo ng theology para hindi po tayo maloko. Sapagkat napakarami pong mapanlinlang na katuruan ngayon. And most dun sa mga mapanlinlang na katuruan na yon, they claim themselves to be Christian, just like the progressive Christianity. And remember po, sa mga anak na narito, yung inyong mga magulang, kapatid nyo rin sa Panginoon yan. So now, we can know if we are really true Christians, if we know how to learn, if we will learn how to love our brothers and sisters in the Lord without the lifestyle of hating them. So pag sinabi kong lifestyle of hating, ito yung paano tinarato ni Cain si Abel. Diba? Nang dahil hindi tinatanggap ng Diyos yung offering niya, sapagkat yung offering niya, tira-tira. Samantalang yung sa offering ng kapatid niya, yung best offering, yung envy niya turned into hatred. At yung hatred niya made him murder his own brother. Don't be like Cain. Na kapag meron tayong kapatiran na binilas ni Lord financially or materially, no, instead of rejoicing for them, instead of be happy for them, may inggit pa tayo. Diba? Na kapag feeling natin, mas deserve natin yung blessing kasi matagal na tayong Christian at leader tayo ng church o naglilingkod tayo kay Lord. Tapos samantalang isang bagong Christian, na bagong-bago lang, grabe agad siya pagpalain ng Panginoon, no? Ichichismis natin, maingi tayo, hindi naman natin siya kilala. Huwag po tayo maging ganun. Huwag po tayo maging kagaya ni Cain. At I hope and pray each and every one of us, magkaroon tayo ng evidence of genuine love. Kasi kung wala pong evidence of genuine love sa atin, there is no evidence of genuine salvation at all. No? So next po na gusto ko i-share sa atin is this. Wait lang po, nahangin. The origin of love, which is called agape. No? We all know that God is the origin of love because God himself is love. And his love is the ultimate kind of love. Yun nga po yung agape. So agape means, as per Britannica, is this. The fatherly love for humans, the fatherly love of God for humans, as well as the human reciprocal love for God. No, and this is what agape love in action is. Our Heavenly Father willingly and sacrificially gave His Son, our Lord Jesus Christ, to be the payment for our sin. And the Lord Himself is also a willing sacrifice. Just think of it. The Almighty, Holy, Perfect God chose to show grace and mercy and love us even though we are unlovable. Diba? Ito yung salvation story natin. Ito yung agape love na pinakita ng Diyos at pinamahala sa atin. So in 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7, ito sikat po itong verse na to kasi ginamit po ito dun sa kanta ni Yeng Constantino ba yun? Pag-ibig nga ba title nun? Basta yun yung kantang yun. So let me read this po. No? It says in verse 4, "Love is patient, love is kind, it is not jealous. Love does not brag, it is not arrogant. It does not act disgracefully, it does not seek own benefit. It is not provoked, does not keep an account of wrong suffered. It does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. It keeps everything confidence. It believes all things. Hope all things. Endures all things." So yung love po na binabanggit dito, walang iba kundi agape love. No, nakakatuwa.
At itong agape love na to dapat bilang magkakapatid sa Panginoon, matutunan din natin to i-apply sa ating kapatid. Hindi lang basta phileo love yung i-apply natin. Kasi alam nyo po, kung phileo love lang ating i-apply pagdating sa ating mga relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon, the relationship won't last. Yes, we cannot do the agape love perfectly, but we can apply it. Halimbawa, kapag mayroong ginawang napakatinding kasalanan, talagang napakatindi, no? Na napakatinding kasalanan sa iyo ng isang kapatiran, na na-break yung trust mo, kung phileo love lang i-apply natin, I doubt na mapapatawad natin siya wholeheartedly. I doubt na magagawa pang ma-restore ng relationship natin sa kanya. Pero kung makita natin yung sarili natin as recipient lang din ng agape love ng Diyos, I believe the relationship can be restored and we can forgive that person 100%. Pero tandaan po natin, mahirap po ito. No? Yung decision para piliin natin na ipakita yung agape love sa ating kapatid ay nanggaling mismo sa Diyos. And in verse 17, it says, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? So if we are really Christians, followers of Jesus Christ, worshiping a generous God who gave His Son for our salvation, bakit minsan hirap tayo magbigay sa mga kapatiran na nangangailangan? Bakit minsan hirap tayo magbigay ng ating mga tithes and offering? Bakit minsan kapag self-reward ang gagastusin, lalo usong-usong ngayon, di ba? Self-reward, I deserve it. Kahit mahal pa, okay lang gastusin kahit magkano. Pero kapag church mission project, nagdadalawang isip pa tayo. Bakit sometimes we tend to be selfish? Knowing that God, the God who we worship is a generous God, sometimes nagiging selfish pa rin tayo. No? I leave it be that question na lang po sa ating lahat. Yes, including me. Dahil may inaayos pa rin po si Lord sa akin. At nung ba yung mga question na to na ibinanggit ko, i-reflect natin kung bakit nga ba sometimes nagiging ganito tayo. In verse 18, sinabi po rito, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Halimbawa, kapag tulong pinansyal lang naman ang hinihingi at medyo nakakaluwag-luwag ka naman at medyo makapal naman ang laman ng bulsa mo at may kapatid na humiram sa iyo ng pera o lumapit sa iyo para humingi ng tulong, no, huwag na nating sabihin na, bro, sis, kailangan mo ng tulong pinansyal, alam ko sino makakatulong sa iyo. Sino, bro, sasabihin sa iyo? Pumunta ka doon sa Don Pedro Subdivision, puntahan mo si Consul Jerry Harin. Diba? Huwag na nating gawing ganon. Kung kaya naman po natin, gawin na natin, tayo na mismo ang magbigay. At another example is this, pagdating sa material na bagay. Example, nanganak ka, yung anak mong babae, 1-year-old na. Tapos, yung isang kapatiran, alam mo na mga anak, tapos yung anak niya, babae din. So, magkusa na tayo na, sis, baka kailangan mo ng extra damit para sa baby, meron ako dito. No? Kaya kung lalaki naman ang anak, bro, baka kailangan mo ng extra damit para sa anak mong lalaki, meron ako dito. Diba? Ganun po dapat ang pagiging kapatiran. At alam po ninyo, sa Book of Acts, kung nabasa niya po ito, and sa other writings ni Apostle Paul, ang mga early believers at ang early church, they didn't consider their property theirs. Totoo lang po, no? Saan ka makakakita? Nalaman nila na may isang kapatirang nangangailangan, binenta yung property at yung perang kinita dun sa property, itinulong sa isang kapatid na nangangailangan. Diba? Talagang saludo sa mga early Christians. Parang sa panahon natin yon, just think of it. Halimbawa, tatlo ang kotse mo. No? Kaya mo bang gawin na ibenta yung isang kotse mo tapos yung pinagbentahan itulong sa isang kapatiran na nasa ospital
na may malaking bill at yung pera niyon, ikaw na magbayad para sa kanya. Kaya ba natin yun? Real talk lang, ang hirap, di ba? Parang, teka, pinaghirapan ko ito eh. Bakit itutulong ko pa sa kanya? Pero ito talaga yung love eh. Di ba, nakakahiya. Kahit ako mismo, nung inaral ko po ito, sobrang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Kasi parang wala pa ako sa kalingkingan ng mga early Christians tsaka ng early church na they really understand kung ano ba talaga yung love. They really understand kung ano ba talaga yung sense of brotherhood. And last, halimbawa, spiritual na tulong lang naman. Prayer request. No? Pag may lumapit sa atin para humingi ng prayer, pag-pray na po agad natin, huwag na nating sabihin na ano, na sige bro sis, pag sasama ko sa prayers ko yan mamaya at saka sa linggo nito. Huwag na po ganun. Pag-pray na natin on the spot na. No, huwag nyo na akong tularan. So, kwento ko lang po yung nangyari sa akin nung college ako. Meron po akong kaibigan nung ako'y college na Christian din po siya at anak din po ng pastor. Tapos, sinabi niya po sa akin, Jim, pag-pray mo naman ako kasi ganun, kasi ganyan, may ganito, ganyan. Sabi ko, oh, sige bro, pag-pray kita. Lumipas ang araw, nag-sem break, nag-back to school. Tapos, itong kapatid na to, lumapit sa akin. At sinabi niya, Jim, thank you sa prayer ha. Nangyari yung ano, yung prayer request ko. Ako naman, naisip ko, prayer. Naisip ko lang na humingi nga pala ng prayer request tong kapatid na to sa akin. Naalala ko lang, nung sinabi niya sa akin na thank you sa prayer, ako talaga hungiyang hiyaho talaga ako sa sarili ko at sa Panginoon. Kasi, nag-request siya ng prayer request. Pero, nakalimutan ko at naalala ko lang nung nag-thank you pa siya sa akin. Diba, kung isipin ko, may utang pa ako sa kanya. Sobrang nakakahiya po. Sino pong nakarelate doon? Pakitaas ang kamay. Diba? So, kaya mamaya po, kung after service, may lumapit po sa inyo, humingi ng prayer request, pag-pray na po natin. Lalo kung hindi naman po tayo on a rush or on a hurry, pag-pray na natin. Halika bro, tara, pag-pray kita. Hindi na ipagpamamaya pa natin kasi makakalimutan po natin yan for sure. So, reminder po, we cannot love someone on an agape way without us understanding and appreciating God's agape love for us. So, pangatlo po at panghuli ay ito. God's promises are greater than our deceiving hearts. So, we can see it in verse 19 to 24. So, in Jeremiah chapter 17, verse 9a, it says, the heart is deceitful above all things. Do you agree? Na mapanlin lang talaga yung puso. Dito, atakihin tayo ng guilt trip at bulong ng kaaway. Nasasabihin natin sa sarili natin, siguro hindi na ako mahal ni Lord kasi ang daming problema. Christian pa ba ako? Bakit hindi ko mabitawan tong kasalanan na to? Siguro hindi na ako Christian, hindi na lang ako mag-church. Siguro malayo ako kay Lord kasi kahit nagbabasa ako ng Bible, hindi ko siya ma-feel. Dito rin titirahin tayo ng maling akala. Ito yung tinatawag kong maling akala. Akala natin okay tayo because we feel okay. Again, akala natin okay tayo because we feel okay. Halimbawa, okay lang naman na unahin ng gawain sa church kaysa unahin ng gawain sa bahay. Maintindihan naman ng mga parents ko. Maintindihan naman ng asawa ko. Maintindihan naman ng anak ko. Sounds right, di ba? Pero ang reality, our family is also our ministry. No? So kung merong gawain sa church, unahin muna natin yung family natin. Tapos, saka natin gawin yung gawain natin sa church. Another example, okay lang na every other month na lang magbigay ng tithes and offering. Basta mahalaga, nagbibigay. Tapos kapag nagbigay tayo, we feel okay knowing na every other month na tayo nagbibigay. We feel okay kasi nakakapagbigay tayo. Ito yung mga maling akala. That's why sinabi po sa Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. So bakit natin kailangan bantayan ng puso natin? Simple lang. Deceitful yung heart natin.
And remember this, mga kapatid. God's promises in the Bible are far more trustworthy than our own emotions. It is absolute. Kung ano ang sinabi ng Bible, yun na yun. Hindi na natin siya pwedeng i-twist, hindi na natin siya pwedeng baguhin. It is at it is. Tama ba yung term ko? Basta yun na yun. Okay, okay. So, halimbawa, if you feel that our sins will not be forgiven, in 1 John chapter 1, verse 9, it says, if we confess our sins, He is faithful and righteous, so that He will forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. If we are facing trials and fears in our lives, remember Deuteronomy chapter 31, verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or in dread of them, for the Lord your God is the one who is going with you. He will not desert you or abandon you. Ito yung sikat na verse in which sinasabi na, He will never leave us nor forsake us. If we feel that we will not have a good future, remember Jeremiah 29:11. And it says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you a hope and a future. And if we feel that homosexuality is a good thing, makinig po kayo, no? In 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 10, sinabi po dito, Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor thieves, nor greedy, nor those habitually drunk, nor verbal abusers, nor swindlers, will inherit the kingdom of God. Very clear po, very clear. And if we think that it is okay not to give our tithes and offering, in Malachi chapter 3, verse 10, ito po ang sinabi, Bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house. Put me to the test now in this, says the Lord of the armies. If I do not open you the windows of heaven and pour out of you a blessing until it overflows. And if we think going up the God-ordained authority, remember 1 Peter chapter 2, verse 13 to 14. It says, Submit yourselves for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise of those who do right. And if we feel that God doesn't love us anymore. Remember John 3:16, alam na po natin ito, and it is our salvation story. And if you think that your opinion and your perspective is better than His Word, is better than the Bible, tandaan po natin, we are not God. So kung ang perspective natin kagaya sa mundo, kapatid, ito lang po masasabi ko. Repent and be humble. And acknowledge Jesus as the Lord over your life. Kasi kung hindi po natin gagawin to, at hayaan natin yung kayabangan natin na magdikta ng buhay natin, yung sarili natin na magdikta ng buhay natin, assess po natin yung self natin. Baka wala po tayong salvation talaga. No? So again, repent and be humble. And acknowledge Jesus as Lord. Thank be to God na lang po talaga, no? Na meron tayong good Lord and great High Priest na nasa langit ang ating representative doon. Walang iba kundi si Jesus. No? And our confidence draw near to God without the feeling of condemnation comes to God pa rin. Comes to God Himself. In verse 21, it says, Beloved, if our hearts does not condemn us, we have confidence before God. And in Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, ito pong sinabi, Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let's hold firmly to our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things just as we are, yet without sin. Verse 16, Therefore, let's approach the throne of God with confidence
so that we may receive mercy and find grace for our help at the time of our need. So yung salvation natin at maging mismo yung confidence na meron po tayo nang galing sa Diyos. Talaga pong wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. Yung buhay na meron tayo, yung mga ari-arian natin, yung mismong relationship natin sa Kanya, nanggaling lahat sa Kanya eh. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. And in last two verses, sa verse 23 and 24, let me read this once again. This is His commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another. Take note po, love one another. Just as He commanded us. The one who keeps His commandments remains in Him and He in him. We know this. We know by this that He remains in us by the Spirit whom He has given us. So, itong dalawang commandment po na to, they can't be separated. No. Believing in Jesus and loving one another is also a vital sign na tayo po ay ligtas. Mahirap pong gawin itong love one another, tama? Kasi sometimes we tend na meron tayong kiniinisang tao, sometimes makita lang natin yung tao kahit wala namang ginawa sa atin, parang hindi ko siya feel, nakakainis siya. So wag pong ganun, no? Pero as Christians, magagawa po natin ma-overcome to. Alam niyo po kung bakit? By the help of the Holy Spirit who lives in us. No, magagawa po nating mag-obey sa commandments ng Diyos and at the same time, magagawa po nating mahalin ang ating mga kapatid sa Panginoon. So, how do we apply in our life itong mga natutunan po natin ngayong araw na to? So, number one, remember to love God and His Word. So, yung loving God and His Word, ito lang po ang byproduct ng ating gratitude to God for our salvation. No, kung talagang grateful tayo kay Lord, mag-spend po talaga tayo ng time every day para sa Kanya in reading the Bible, in prayer. Bakit ho? Dahil grateful tayo sa agape love na pinamalas niya sa atin. Grateful tayo dahil tayo iniligtas niya sa Kanyang mismong galit at poot. Grateful tayo dapat dahil hindi natin mararanasan ang impyerno. At ang naghihintay sa atin, walang iba, kundi ang kalangitan. No, remember, it is impossible as well to love God without us realizing na minahal tayo ng Diyos. Na una tayong minahal ng Diyos. In Ephesians chapter 1, verse 4, sinabi po rito, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight." Ay, next words, in love. So bago pa lang natin mahalin ng Diyos, mahal niya na tayo. And as Christians, dapat yung response po natin, be grateful to God. Pangalawa, remember to love your brethren in Christ. Ito, real talk lang. May times talaga na hindi natin maiiwasan, mapikon, mainis, at magalit sa ating mga kapatid sa Panginoon. Real talk lang. Minsan, kailangan na lang natin palagpasin. Minsan, kailangan na natin sila ipag-pray. Minsan, kailangan din natin sila i-review kung kinakailangan at kung talagang mahal natin sila. Di ba nga sabi, open rebuke is better than hidden love. At apply din po natin yung love, grace, and mercy na pinakita ng Panginoong Diyos sa atin. Eto, meron lang po akong gustong bigyang pansin ngayong sa point na ito pagdating sa loving our brethren. Ito po yung pagdating sa pastor and member relationship. So, nagtataka lang ako bilang anak ng pastor. Bakit sa tinagal-tagal ko sa church, iba't ibang mukha na ng tao, iba't ibang mukha na ng members ang mga nakasalamuha ko. Pero nagtataka lang ako, bakit karamihan sa mga church members, ng mga Christians din naman, no, they tend to be brutal to their pastors.
na kailangan si pastor lagi silang dinadalaw, kailangan si pastor lagi silang kinakamusta, na kailangan si pastor laging tinutulungan sila pag may pangangailangan. Pero remember this, tao lang naman din si pastor eh. Nagiging busy rin siya, minsan nagkakasakit, no? And ang anong ginagawa minsan ng mga member na kapag hindi nila nagustuhan yung palakad ni pastor, o pag hindi nila nagustuhan yung preaching, o pag hindi nila mismo na feel na mahal pa rin sila ni pastor, for a reason naman, for a valid reason, most of them ginagawa umalis ng church. Sinasabi nila, iwanan ko na si pastor. Iwanan ko na yung church na yan. Bahala na sila dyan. Ang tanong ko, ganun ba ang kapatiran? Nang dahil sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan, mag-iiwanan? Remember, we are brothers and sisters in Christ. Just a few days ago, nandun po ako sa office ng church. And may nakita po akong album ng church doon. Yung lumang-lumang album na po ito. Natuwa po ako na makita ko yung mga dating members na naandoon sa album and ang saya-saya, may mga church gathering, church anniversary. Natuwa po ako, but at the same time, nalungkot din ako. Kasi yung iba doon sa mga taong kakilala ko, umalis dahil nagkaroon ng katampuhan na kapatiran. Umalis dahil na-correct. Umalis dahil na-rebuke. Pero yung iba naman din, umalis dahil at nagpaalam ng maayos. So nalungkot lang ako, pero yun talagang reality eh. No, that we cannot please each and everyone here. Though Christians na tayo, and alam na natin that we are brothers and sisters in Christ, pero yung mga conflict pa rin at hindi natin maiwasan yun. No, ito ang mahalaga, guys, makinig po kayo. Let's forget about self-entitlement. No, na ako anak ng pastor, ako church leader, ako leader ako ng ganitong ministry, ako matagal akong member ng church na to. Kalimutan na po natin yon. At mahalaga, makita po natin yung person beside us at yung kapwa natin, Kristiyano, na kasama ngayon dito, as our fellow strugglers. May mga kanya-kanya po tayong kahinaan. May mga kanya-kanya po tayong pinagpipray kay Lord ng mga struggles natin. No? And above all, makita natin that we are an imperfect people who are dearly loved by the Holy and the Almighty and the Perfect God. So don't be brutal to your pastors, mga kapatid. Love them as they loved you. And love them kung papaano ka rin minahal ng Diyos. At remember, yung ating mga pastor, once again, they are also our fellow strugglers. Pangatlo at panghuli, ito po, remember to love yourself. Wala pong masama kung mahalin natin ating sarili. Hindi po ito sign ng pagiging selfish. No? Lalo higit sa lahat kung mamahalin natin ang sarili natin on a biblical way. At kapatid, kung ikaw meron kang anxiety na pinagdadaanan ngayon, kung meron kang depression na pinagdadaanan ngayon, listen to this. Ito yung mga reason bakit kailangan mong mahalin ang iyong sarili. Number one, you belong to the body of Christ. Number two, you are saved from God's wrath and the punishment of hell. Number three, you have a church family who will guide you and be there for you in tough times. Now, pakitaas po ang kamay natin dito kung nakaranas po tayo ng gabay, kalinga, pagmamahal at tulong ng mga kapatiran dito sa ating church. Pakitaas po ang kamay. Praise God po, praise God. Pang-apat at panghuli, tandaan nyo, God loves you. Lalo higit sa lahat, Christian ka na, kapatid. Ikaw na narito, Christian ka. Ikaw na narito, may mga pinagdadaanan kang struggles, minsan bumabagsak sa kasalanan, minsan matigas ang ulo mo, minsan parang hindi mo kinikilala ang Diyos. Pero knowing na nandirito ka pa rin ngayon, you are saved. You are here listening to the Word of God. No?
we should learn to love ourselves as well in a biblical way. Don't be harsh on ourselves. Huwag natin tignan na failure tayo, for we are fearfully and wonderfully made. So I want to close with this, isang quotation from an anonymous writer, and sinabi po dito, "Fix our eyes on the cross, God's ultimate sacrifice and love that was displayed above all for His glory and for the sake of the salvation of mankind. Through this, we will learn how to love God and our brothers and sisters in Christ." So, pakitignan pong inyong mga katabi at pakisabi sa kanila, "I love you with the love of the Lord." So, before po tayo mag-close, in closing, sorry, may topak. So, before po tayo mag-closing prayer, meron lang po akong gustong i-request na gawin ng bawat magkakapatid sa Panginoon ngayon. So, tumayo po tayo. Sige po. Tumayo po tayo. At lapitan po natin ang isang kapatid sa Panginoon na hindi natin ka-close, and pray for one another. Sige po, huwag po kayo mahiya. Bibigyan ko po kayo ng 5 to 10 minutes para lapitan ng isang kapatid sa Panginoon na hindi nyo ka-close. O wag na maglokohan, ha? Yung hindi ka-close. So, yung mag-asawa ngayon, kahit bawal maghiwalay, maghiwalay po muna kayo. So, ayan po. Sige po, lapitan nyo po yung mga hindi nyo ka-close and start praying for one another. At tandaan po, bagong tropa yan. Bagong amiga yan, no? So, let's apply this and pray for one another po. So, sige po, 5 to 10 minutes. Let's pray for one another. How does it feel? No? How does it feel na meron tayong bagong prayer partner na hindi natin ganun ka-close? Do, kilala natin pero hindi natin ganun ka-close. No? So, ito po yung application ng ating pag-aaral ngayon na matutunan po natin na mahalin talaga ang bawat isa as true brothers and sisters in Christ. So, let us all pray. God, thank you, Lord, above all, sa iyong salita, at salamat, Panginoon, ginamit mo lang ang kasangkapan para ituro ito sa aking mga kapatid. God, salamat po sa bawat isang narito. Nawa, Lord, palaguin nyo yung inyong salita na tumanim sa kanilang mga puso. And I pray, God, na patuloy nyo po kaming baguhin, patuloy nyo pong imold yung heart namin to be a Christ-like heart. Patuloy nyo po kaming turuan na mamuhay ayon sa iyong salita. Patuloy nyo po kaming turuan na mahalin ang aming kapatiran. At higit sa lahat, with the help of the Holy Spirit, turuan at tulungan nyo po kaming mahalin kayo. Hindi po namin ito magagawa ng sa aming sariling kakayanan lamang. We need your divine intervention for a change of heart sa amin, Panginoon. I pray, Lord, sa mga mag-asawang narito na makita nila, Lord, na kapatid din nila sa Panginoon ang kanilang asawa. Gain din sa mga pamilyang narito at ganun din sa mga magkakaibigan na narito. Makita namin, Panginoon, na kami magkakapatid sa pananampalataya at matutunan namin na mamuhay ng isang buhay na walang pagkamuhi sa aming kabatiran. Thank you, Lord, for reminding us to love our brethren and to love you and to appreciate your love for us. Lord, bless each and everyone muli na narito, and to you, we give back all the praises and all the glory. In Jesus' name, amen.